Breadwinner. Geo Ong. Miss ko naman dinig si Geo Ong eh. Bakit pa ganito? Oh no. Eto guys, dinig ko na to. Mahalaga ba ko sa inyo? Bakit parang ako lang ang may pasan nito? Pamilya ko nga ba talaga kayo? Pamilya ba talaga? Mahalin nyo rin ako. Itong ganda guys, no? Madami akong na-receive dito ng mga negative comment din. Yung like ganun. Oo. Pero normal din yun sa music. Mm-mm. Kasi sinabi nila, basta yun, continue muna tayo bago ako magsalita ng madami. At ay gagawin ko para sa inyo. Hindi ba dapat pamilya ang una kong tatakbuhan? Pero bakit ganun? Ako'y inyong tinakbuhan. Ang anak nyo lamang ay yung matalino kong kapatid. Kahit sagot ko naman ang lahat pag tayo ay sain. Mabait lang kayo ma, papagbay kailangan. Ang lambing nyo ah, tatay tatayan, nanay nanayan. Yan ang galawan na inyong nakasanayan. Anak yung utang ko, kailangan ng bayaran na po. Alam nyo guys, yung punto kasi di, may nagalit kasi yun nga, bakit hindi ba suklian yung parents, hindi kasi nila gets yung song, no? Hindi ganun. Yung punto dito is hindi naman hindi suklian yung parents, hindi ganun. Okay, like ang punto talaga dito sa song na to, kasi ilang beses ko na ulit guys, no? Yung punto talaga ng song na to guys is, alam nyo na yung minahal mo yung parents mo, binigyan mo sila. Pero yung pagmamahal nila is hindi binalik sa'yo. Like parang ganun. Ginawa mo na ang lahat. Pero hindi ka pa din ganun kamahal ng parents mo. Ay tulad yan guys. Parang plastikan kasi ang dating yan eh. Pag may kailangan, nagpakabait. Diba? So parang yun talagang punto doon sa kanta dito ni Geo Ong. Hindi niya pinunto dito na galit siya dahil pabigat yung pamilya. Hindi ganun. Hindi ganun. Ang sa kanya lang is ginawa niya ng lahat. Pero bakit parang hindi niya pa rin ramdam yung pagmamahal ng pamilya niya sa kanya. Like, ganun. Yun. Yan, continue tayo. Na inyong nakasanayan, anak yung utang ko, kailangan ng bayaran na po. Ba ang tingin niyo sa akin, ha? Mayaman, pag wala akong naibigay, ako may kasalanan. Mga miyembro ng pamilya mo na abusado. Yun, sa mga abusado yan guys, hindi ibig sabihin nito is, hindi mo tulungan, hindi mo i-prioritize yung parents mo. Hindi ganun. Prioritize. Pero ang ibig lang sabihin dito, yung mga abusadong parents. May mga ganung parents kasi. Na, hoy, anak, bigyan mo ako naman kay. Wala akong bigay-bigay sa akin, bigyan mo ako naman kay. Mga ganun mga parents. Ilang nangingay sa'yo, ayaw magtrabaho pag di ka nakapagbigay, ikaw pa. Hindi lang nangingis, may kasalanan. Mga miyembro ng pamilya mo na abusado. Hindi lang nangingis sa'yo, ayaw magtrabaho pag... Diba? Like tulad yan guys, panayhingi sa'yo. Okay, example ako, may work ako, yung kapatid ko malaki na pero ayaw magtrabaho. So panayhingi siya sa akin. Talagang alam nyo na, alam nyo na. Parang punto din talaga dito sa song na to is maging ano ka din, kumbaga maging wise, ay hindi wise, anong term, okay, ano bang term, dapat maging ano, huwag ka din magpabusado sa mga parents o sa pamilya nyo. Kung yan, abuso lang yung tulong mo, huwag nyo nang tulungan, parang ganun. Or hindi din ganun yung punto, no? Mali ako dun. Ang punto talaga dito na parang nagmakaawa si Geo Ong dito na ginawa ko naman ng lahat pero bakit kulang, bakit ganun? Alam niyo na yung ganun ng mga pangyayari. Pag di ka nakapagbigay, ikaw pa ang masama. Wala eh, pamilya mo, kaya wala kang magawa. Oh. Kung lagi kayong ganun. Pamilya eh, wala kang magawa eh. Oh. Yan, paano naman ako? Isipin nyo naman ako. Oh, diba? Yun yung ibig sabihin eh. Yun yung ibig sabihin. Na gusto niya, maramdaman niya din na mahal siya ng pamilya niya. So paano maramdaman ni ng isang breadwinner yung pagmamahal ng parents? Paano? So huwag pabigat. Huwag mag ano, anong tawag nito? Salig. Anong Tagalog ng salig? Sorry guys, Bisaya ako magitanin dako ba? So Tagalog. Okay. Huwag kang salig. Kabalukuhan na ba? Kabalukuhan na si Tagalog sa salig.
Basta yun na yun guys, wag kang magano. Wag aasa. Okay, yun na. Wag aasa sa ano, like kung yung parents ka, porket may trabaho na yung anak mo, doon ka na aasa. Wag men mag parents, mga mama at papa, trabaho pa din kayo hanggat kaya nyo, okay? Pero kung hindi nyo kaya, syempre, pahinga. Kung matanda na, may sakit, ganun. Pero kung malusog pa, pag-asa, man. Kayo lang ng kayo! Lagi na lang ako. Bakit ginto? Naaalala nyo lang ako pag may kailangan kayo. O, oh, diba? Naalala lang kayo pag may kailangan kayo. So, alam niyo na, anak ka, pero parang fake friends, hindi, parang fake family yung turing sa'yo. Kasi nandyan lang pag meron. Mahal niyo ako. Galing niyo, ma. Di sana ganito. Mahal niyo ako, sana naman ipadama niyo. Kahit ito guys eh, wala namang mali kung magtrabaho ka, bigay sa parents mo. Wala namang mali doon kung yung binigay mo kinamit sa sakto. Okay? Nito, pilitin ko pa rin kayanin to. Sobrang hirap yun eh. Kasi ganito kasi yan eh, no? Sa ano talaga, sa parents namin, hindi kami pinalaki na oy mag-aaral ka para para may pangano panggastos, makatulong sa panggastos. Sa amin na like hindi na mindset 'yan sa papa namin. Ang sa kanya lang talaga makapagtapos kami para kaya na namin mabuhay ng kami lang. Nasa amin na daw 'yun kung tulungan namin sila, kung pa alam niyo na yung ganun or magbigay kami sa kanila like ganun. Papa ko guys hindi nang hihingi sa tiko like ganun ganun. Nasa amin na daw. Oh, usang ano na. Pero totoo, siyempre magbigay kami. I mean, bait papa at mama eh. Siyempre suplian talaga namin. Senyorin ako. Lahat ay gagawin ko para sa inyo. Mismong magulang mo, ikaw ay palaging sinasaktan. Sobrang sakit na pero pilit mo pa rin tinatakpan. Minsan hindi mo na alam kung ano ang gagawin sa agos ng buhay na to. Saan nga ba tayo dadalhin? Kasi nakakapagod ng huminga. Pakiramdam ko ang lahat sa akin ay huli na. Ang Ramdam ko yan eh. Nakakawa din yung ganyan guys. Yung ikaw yung nagpagod sa trabaho pero walang matitira para sa'yo. Parang ganun. Nang nabubuhay pero halos walang bago, talunan pa rin ang tingin sa akin ang... Kasi ganito kasi yan guys eh, may sarili na kasi tayong pangarap eh. Kaya imbis na unahin mo yung pangarap mo, napunta pa dun sa busado mong pamilya. Mga tao kung buhay ang tawag dito, ayoko nang mabuhay, gusto nila peking ikaw. Ayaw nila ng tunay, gusto nila kung ano sila. Dapat ganun ka rin sa panahon ngayon. Tanong ko lang, dapat ba yung gawin? Walang nakakamusta, wala rin kumakausap. Pagpigit ko halos ayaw ko nang buksan ng talukap. Nakakapagod na, nakakapagod na. Buhay na bigay mo sa akin, saan nga ba ang punta? Diyos Ama, lagi na lang ako. Bakit ginto? Naaalala nyo lang ako kung may man kailangan kayo. All good mahal daw. Niyo ako, di sana ganito. Kung mahal niyo ako, sana naman ipadama niyo. Kahit parang ako lang ang may pasan nito. Pilitin. Iiyak siguro guys yung mga nakaranas na ito. Iiyak siguro. Ko pa rin kayanin. Sana'y mahalin nyo rin ako. Lahat pero, ay gagawin. Ang bait pa din no. Sa sitwasyon na to, ang bait pa din ng breadwinner. Dahil kahit gano'n na nangyayari, hindi pa din niya tinatakasan yung pamilya niya. May iba kasi guys eh, na
sa sobrang hirap, sa sobrang bigat natin na likuran na yung pamilya dahil ganun nga pabigat. Pero dito hindi, kinaya niya pa rin eh, kahit ganun na yung sakit na nararamdaman niya. So ganun niya kamahal yung parents niya, man. Kaya lagi mong tandaan ang masamang karanasan. Habang buhay yan nandyan, hindi kanyang tatantanan. Sarili mo lang ang kakampi mo. Oo, walang iba sa mundong to. Haharapin mo ang laban ng mag-isa. Oo, mag-isa. Noon pa man, ganun naman, diba? Kapag meron ka lang, tsaka lamang nandyan dyan sila. Para makahiram ng pera, ang lakas pa mang uto. Sasabihin pang parang di naman tayo magkadugo. Patugo, huwag nyo naman sanang abusuhin. Porque kilala nyo ako na masyadong masunurin. Ayoko pa naman sa lahat mga manggagamit. Hindi ko na malayan, ako na pala nagamit. Pero ganun pa man, kahit sobrang galit ako, di ko pa rin makayanan na ipagpalit kayo. Oh, dahil diba? Isa lang ang mundo. Diba, ganun yung twist. Yun ang twist, man. Balibalik na rin man to, kayo pa rin at ako, pamilya ko pa rin kayo. Mas maraming galit dito. Hindi ipinaintindihan yung song. Solid yan eh. Yun yun. Talaga dito is madami siyang point, no? Pero yung pinaka para sa akin na yung pinaka moral lesson nito na pinaka maganda is huwag niyong tigilan ang pagmamahal niyo sa parents niyo. Like, huwag niyong tigilan, huwag niyong putulin yung pagmamahal sa parents niyo kahit gaano na ka alam niyo na kahit gaano ka pangit ng ugali ng parents nyo. Hindi ko alam yung terms Tagalog kasi sorry, ang pangit pakinggan ng mga sentence ko. Bobo kasi. Continue tayo. Parang ano, kahit anong mangyari, huwag nyo iiwan ng pamilya. Ganun lang yun. Gagawin ko para sa inyo. Yung iyak ni Geo Ong dito, no, parang totoo talaga. Pilitin ko pa rin kayanin to. Sana'y mahalin nyo rin ako. Lahat ay gagawin ko para sa inyo. That is it, mga bigo. Nagustuhan nyo to, like the video. Kung hindi guys, dislike na lang and more blessing.